Thanks to advances in treatment and technology, many teeth can be saved. One way a tooth can be saved is with a procedure called root canal treatment. Hi, what's up, mga kapatid? Yon! Andito na naman po tayo, your nurse Lanlan. And yes, for today's video, ang pag-uusapan po natin ay hindi ba't ugali na ng mga Pilipino na tuwing nasisira ang kanilang mga ngipin or sumasakit ang kanilang mga ngipin, ang agad-agad na alam nilang solusyon ay ipabunot na lamang po ito. Pero alam nyo ba na merong isang treatment para masave pa ang inyong mga ngipin at maiwasan na kayo po ay mabungal? At tinatawag po itong root canal treatment. Pero bago ang lahat, paki-play mo na yung intro. Yon, welcome back. So yes mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa root canal treatment. Ano ba ang root canal treatment? Magkano ito? Masakit ba ito? Paano yung procedure? Ilang araw ba ito gagawin? So yes mga kapatid, bago ko po talakayin ang mga yan, napansin ko po kasi na tuwing may nagme-message po sa FB account ko or sa aking FB page ay lagi pong tinatanong kung magkano po yung bunot. Alam niyo ba mga kapatid na bago po nyo maisipang magpabunot, eh meron pa pong ibang treatment para masolusyonan po ang inyong sumasakit o sirang mga ngipin. Dahil lagi pong bunot ang alam lang nating solusyon, pero siguro dahil po sa lack of dental awareness, and pangalawa na rin po dyan, yung syempre yung capacity to pay. Or dahil napakamahal po ng mga treatment aside sa bunot. So mga kapatid, bago nyo po desisyonan na pabunot ang inyong mga ngipin, why not go first sa inyong mga dentist and have a consultation? Dahil kailangan pong ma-x-ray po yan para malaman po kung kaya pa bang isave ang inyong mga ngipin. Hindi ba't maganda na kompleto pa rin ang inyong mga ngipin? Kaya sana sa mga Filipino po na nagkakaroon ng mga sakit ng ngipin or mga sirang ngipin, huwag pong bunot ang isolusyon nyo po agad. So meron pa pong treatment dyan. At yun po ay tinatawag na root canal treatment. Ano ba tong root canal treatment na ito? So first, ipapakita ko po muna sa inyo. Hindi ba ito po yung ngipin? Ito ang ngipin natin. Sa loob po ng ngipin ay meron pong pulp. Ay, ito po yung pulp. Ayan. Pag po yung... Ito healthy po siyang ngipin. See, ito po yung pulp, ito yung roots. Healthy po siya. So, pag kayo po ay nagkaroon ng sira, ito po yung may sira po yung mga ngipin ninyo. Tulad nito, may sira po siya dito, di po ba? Ayan, yung... So, ito po yung sira ng ngipin nyo. Pero ito po yung pulp. Malayo pa siya sa pulp, so hindi pa po yan for root canal. Ito po yung... Isa pang example na sira ng ngipin, medyo malapit na po siya sa pulp at medyo may pain na po kayong nararamdaman dyan. So, basically po ay kailangan na po yung root canal. Lalong-lalo na po ito dahil yung sira po ng kanyang ngipin ay malapit na po sa pulp at nasa roots na rin po. So, yan po ay for root canal treatment. So, paano po malalaman yan? Isa po dyan yung x-ray na tinatawag. Isa pong panoramic x-ray at isa rin pong periapical x-ray. So, yun po i-request ng dentist para ma-confirm po kung pwede pa pong i-save ang inyong mga ngipin. So, doon na po tayo sa procedure. And bago po umpisahan yung procedure, yung root canal treatment, ay kailangan pong mag-administer muna yung doctor ng injection or ng local anesthesia para po kayo ay mamanhid sa procedure na gagawin sa inyo. So, pagka kayo po ay namanhid na, doon na po gagamit yung doctor ng handpiece at sa handpiece na yun ay may drill. Ide-drill niya po yung ngipin nyo. Ito po yung ngipin hanggang ma-access niya po yung pulp ng inyong mga ngipin. Dahil itong pong pulp na ito ang responsible sa pagbibigay po ng sensation sa inyong mga ngipin. So, yung pain na nararamdaman nyo ay dahil po sa pulp na ito dahil marami pong nerves yan sa loob niyan. So, yan po ang yan pong dahilan kung bakit meron pong sensation ang ating mga ngipin. So, once po na i-root canal po kayo, tatanggalin po yung pulp na yan. Yan. Pag natanggal na po yung pulp na yan, ay i-shape po ng dentist ang mga roots. I-shape po yan and i-irrigate po. So, meron pong solution para i-irrigate yan, linisin yan. So, lahat ng pamamaga at infection na nandyan sa ngipin na yan ay gagamitan po ng solution para ma-treat po yung pamamaga at yung infection na meron sa ngipin na to na nagko-cause ng pain. So, ayan.
After po niyang malinis and ma-shape at ma-irrigate ang ngipin, doon na po ilalagay yung final filling ng ngipin. So, after niyan, isasara na po and yun. So, you have your ngipin ulit, di ba? Na-save po ang ngipin nyo instead na pinabunot nyo. So, yung tanong nyo po, gaano ba katagal yung procedure na ito? Depende po yan kung ang iro-root canal po sa inyo ay anterior or posterior. Dahil yung anterior po, usually ay may isa or dalawa lang pong mga roots yan. Pero yung mga posterior, like molars, minsan tatlo or apat po ang kanilang mga roots na kailangang i-access ng dentist. So, tumatagal po yun. So, kung anterior po ang ipapagawa ninyo, minsan po 45 minutes to 1 hour po ang tinatagal ng procedure. Pero kung po ito ay molar, minsan po ay 1 hour to 2 hours po ang tinatagal ng procedure. So, sa mga nagtatanong po kung ilang visit po ang root canal, depende po yan. Minsan isa, minsan dalawang visit po ang ginagawa ng mga dentista. Lalo na po kung yung ngipin po ay talagang infected, minsan po tumatagal po yan or nagiging dalawang visit po yan bago po matapos. And of course, doon naman po tayo sa kung magkano ba ang pagpaparoot canal treatment. So usually po, ang root canal treatment po sa amin ay nagre-range po from 95 kd to 150 kd. 95 is if it's anterior and if it's the posterior ay magiging 150 kd po. Pero as I've told you in my other vlogs, pag po kayo ay mga Filipino, ang binibigay pong discount or price ng doctor is hindi po katulad ng nabanggit ko dyan. So, you can comment down below or you can send message in my FB account or my FB page para po masagot ko kung magkano po ba ang root canal dito sa aming clinic. So, yun mga kapatid, yun lang po ang gusto kong talakayin sa inyo dahil yun nga po sa aking napapansin dahil lagi pong pabunot ang gustong mangyari ng mga Pilipino tuwing may sumasakit sa kanila mga ngipin. Siguro po dahil kulang po sila sa dental awareness kaya ito pong bagay na ito ay sineshare ko po sa inyo. So, yun mga kapatid, hanggang dito na lang po ang aking vlogs. Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong topic, ay mag-subscribe at mag-like naman po kayo sa aking mga videos. And huwag po kayong mahiyang magtanong. Tulad po ng nasabi ko kanina, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba or mag-comment at magtanong sa aking FB page at ang aking FB account. So, sa mga nagtatanong po, saan po ba ang aming clinic? Dito lang po yan located sa Maydan Hawali Alrodan Clinic 8th Floor Dental sa harap lang po ng Sheikh Abdullah Al Salem Cultural Center. So, yun mga kapatid, hanggang dito na lang po aking vlog. Yan ako'y magpapaalam na. Thank you for watching and see you next time. Bye!